Magandang hapon po muli sa inyo. Nice ko pong magpasalamat in behalf of the Parish Church na lahat po kayo ay nandito, dumalo sa kabila ng ating hindi medyo magandang weather outside. Pero I hope everybody will enjoy sa ating program ngayon. Bali, ang theme natin ngayon is the family that prays together, stays together. Okay? So to start with, so since our focus is on prayer, the family that prays together, stays together. Rooted in the belief that parents are the first and most important educators of their children in the faith. Okay, this program strives to support parents in their role of passing the Catholic Church to their children. The Church so values the family that she calls the family the domestic church, meaning that some of the first experiences children have with respect to God and His love for us come through their contacts with their parents, siblings, and extended families. Okay, as the saying, the family that prays together stays together. Through prayer at the family level, parents and children grow closer to each other, and through our worship at weekend masses and our large parish family grows closer to each other as well. So thank you for all coming again, and I hope that everybody will enjoy the entire program. Amen. Amen. So, and we would like to thank in advance all the participants, really, to acknowledge them, no, for their efforts of coming here and practicing to give us all, you know, enjoyment. Anyway, Brother Jeff, to start with. Ang una pong, at tayo po muna ay dadako sa opening prayer na pangungunahan po ng ating minamahal na pare, si Father Ben po. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ang pagkakaisang ito ay tuluyang nawang mangibabaw sa aming pamayanan, lalong-lalo na dito sa bansang Kuwait. At sa pagpatuloy namin ng praise and worship na ito, mabigyan ka namin ng tamang pagbigay ng adoration, lalong-lalo na sa larangan ng pagkakanta at iba't iba pang mga pamamaraan para mabigyan ka ng respeto sa lahat ng panahon. Kaming mga narito ay magiging muling mga testigo ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa araw na ito ng iyong kabanal-banalang puso na ito ay aming ding ginagawang batayan ng aming buhay. Naway mangyari ang tunay na pagmamahalan sa aming pamayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, makiupo po tayo. So sa ngayon pong theme natin sa praise and worship na ito ay ano nga? The family that prays together stays together. Okay, sinong may sabi nito? Alala nyo? Father Patrick Payton, no? Hindi Python, no? Payton. So, isa siyang Marist priest. Ngayon po sa ating gagawing gawain ito, ang praise and worship naway ang mga kakanta, lalong-lalo na yung mga bata, yung mga nanay na narito at ang ating iba't iba pang mga panauhin, lalong-lalo na yung ating mga barkadahan sa iba't ibang grupo ng religious organization. Naway mas maging inspired tayo sa ating pagsisilbi sa Diyos sa pamamagitan ng praise and worship. Alam po natin na
lahat naman sigurong mga religious organizations ay nagkakaroon ng praise and worship o kaya naman pagkakanta sa kani-kanilang mga gawain. Ito ay may kahalagahan po sa ating buhay, pananampalataya at bilang mga Kristiyano. Nawa'y sa mga inspired lyrics na ito ay may isa buhay natin, may isa puso ang nilalaman ng mga kantang ito. Minsan, kumakanta tayo na parang mechanical na lamang. Like say, for example, the Our Father. It's very rich in meaning. Sometimes, yung Ama namin ay parang kanta na lamang. So ngayon, sa pagninilay-nilay natin ng mga lyrics, naway tayo ay maging ganap at tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. At pinag-uusapan natin sa temang ito ang tungkol sa prayer. Sino bang sa inyo ang nagdasal sa araw na ito? Sino? Pakitaas nga ang kamay at bibigyan ng bendisyon ng Diyos. Yung iba siguro, nakalimutang magdasal. No? Nakalimutang magpasalamat sa Diyos. So, hindi pa naman huli ang lahat. Ngayon, pinapaalalahanan tayo ng ating Diyos na sa pamamagitan ng sambayan ng ito, ng pamilyang ito, tayo ay nagkakaisa sa pagbibigay ng pugay ng adoration sa ating Diyos. Sabi nga, in connection to the solemnity of the Sacred Heart of Jesus, sabi ni Mother Teresa, a joyful heart is the inevitable result of a heart burning with love. Ang sabihin na ang ang kaligayahan ng ating puso, ito ay ang dapat mangibabaw, makita sa ating mga mukha, sa ating pamayanan. And let us continue to give witness to the heart of Jesus. At sabi naman ni philosopher na si Friedrich Nietzsche, without music, life would be a mistake. Ngayon, sa pagbibigay po ng numero o kaya mga kantahan at kasiyahan, naway tayo ay magalak at ito rin ang pagbibigay natin ng karangalan sa ating Diyos. Ngayon po ay sisimula natin ang ating ang ating programa. Thank you po ulit, Father Ben. Palakpakan po natin siya ulit. Wala na ho bang ilalakas yung palakpak na yan? Hallelujah. Glory to God. At tayo po'y magsisimula na. At handa na ho ba kayong makinig? Amen. Iba, andang makinig pero picture-picture, no? Sisimulan po natin sa unang kakanta para po sa ating Panginoon, ang tinatawag na Filipino Mixed Choir. Ang kakantahin po nila ay Sayo Lamang and How Lovely is Your Dwelling Place. Sila po ay kumakanta ng 5:45 Mass, Sunday Mass. Pinangungunahan po ni Brother Tito Atento at ang kanilang keyboardist si Vanessa El Quiero. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yeah.
Amen.